Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May daral siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Huram, ang may dala nito'y sinaaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak siya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin
para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa karuahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at manatili sa dati ng iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at patabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinmang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas ng kayo para luminis? Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at numumbog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailang kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at digaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos nagtitiwala.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Haman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dito din lumitaw at narinig natin yung tinatawag na yung bagong nangyayari, no? Yung cancel culture. Pag hindi ka kumampi, o kaya naman iba ang kinampihan mo, cancel ka sa akin. Ganun ang nangyayari. Ganun ang nagiging trend ngayon. Ang bilis nating mag-cancel ng isang tao dahil lamang hindi natin siya kauri, kapanalig, o sabihin na natin kaisa sa atin pong ipinaglalaban. Ang problema lang, pag kinansel ay kung ano-anong mga masasakit na salita, paninira ang atin pong ginagawa sa isang taong kinansel na natin. Parang pwede naman sanang, okay, i-cancel mo and then you quiet. Irespeto mo kung ano yung kanya, ikaw, ituloy mo kung ano yung pinaglalaban mo. So, ito yung nangyayari ngayon. At kung babalikan natin, matagal nang may ganito palang ginagawa ang mga tao. At mismong si Jesus, naranasan nito, na-cancel. Sa mismong kanyang bayan, kinansel siya ng mga ayaw tumanggap sa kanya. Yung hindi makatanggap na si Jesus, anak ni Jose, na karpentero, ni Maria, na mababang uri, mahirap, na ngayon ay nakakapagsalita ng kahit hindi nakapag-aral, nahigitan ang kanilang kaalaman, at hindi lang basta nakakapagpahayag ng mabuting balita, marami nang sumusunod at naniniwala, nakakapagpagaling din. At hindi ito natanggap ng mga nasa sinagoga. Kung kaya, umabot sa punto na gusto pa nilang itapon o itulak sa burol si Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Dumaan lang siya sa kalagitnaan nila at umalis. Oh, maganda rin na no, mapaalalahanan tayo, no? Kung sakali lang na ikaw ay na-cancel,
o gusto kang i-cancel, kawalan mo ba kung i-cancel ka? Kung ayaw sa iyo ng tao, ikamamatay mo ba? Kasi isang bagay din to na tinuturo ni Jesus na kung ayaw sa iyo, iwan mo sila. Iwan mo na. Kesa naman yung paggugulan mo pa ng panahon, i-stressen mo pa yung sarili mo dyan, i-stock mo pa yung kanyang mga pinopost, yung kanyang social media, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Eh dito nga, no? Kung ayaw makinig kay Jesus, kung ayaw nilang tanggapin si Jesus, edi punta na lang si Jesus sa iba na kaya siyang tanggapin, kaya siyang pakinggan, at doon pa mas magiging kapakipakinabang. Kesa yung, di ba, minsan, ang kung sino yung ayaw sa atin, doon mo ipinagsisiksikan ang iyong sarili. May nagagawa bang mabuti yan sa buhay mo? Pagnilayan mo rin, di ba? Kung tama ba na ayawan ka ng tao, may dahilan ba talaga valid na ayawan ka? Kasi pwedeng ayaw sa'yo kasi talagang yung ugali mo kakaiba. Pwede rin naman kung sa tingin mo, wala kang ginagawang masama. Tapos ayaw pa rin sa iyo, sila ang may problema. So, magandang suriin na mabuti yan. May mga bagay sa buhay na natin na dapat mong i-cancel. Kung may umaali-aligid sa iyo, sisira sa relasyon ninyo, sisira sa buhay mo, gaya nung ganong ingay, i-cancel mo na. Huwag kang manatili dyan kasi ikakasira nga ng buhay mo. Sa social media, maraming aaligid sa iyo dyan. Maraming magpaparamdam sa iyo dyan. Yun yung mga dapat mong kinakancel. At nawa po, hindi mangyari sa atin itong nangyari sa Ebanghelyo na mismong si Jesus kinancel dahil lamang hindi mo matanggap ang kanyang aral o ang kanyang ipinapagawa sa iyo. Huwag. Kasi malaking kawalan sa tao kapag tinanggihan mo ang Diyos. Walang mawawala sa Diyos kapag tinanggihan siya ng tao. Sa tao, malaking kawalan kapag umalis ka sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos nang may tapang at isabuhay ito nang may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas na papanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon,
Tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. At isama din natin po ang kapayapaan sa bansang Ukraine at Russia. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, sa pagbabaka sakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Yesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong antas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw ng tanghali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo naming sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila ang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipindi